Hello, good morning. So may re-refer tayo. Ito. Video card. So ito testing muna natin kasi gumagana daw ito eh. Xenon Jetstream. Yeah, 3 gig. So gumagana daw ito. Ang problem lang ay malalaki ang icon. Tapos hindi nadidetect yung meron pala siyang 6 pin. Test muna natin. Lagyan ko lang ng 6 pin. Kabit natin ang 6 pin. Okay, 6 pin. Ayan. So, gumagana ito. Ayan, sinitsak natin yung photo. Kaya, gumagana. Pwede natin siya i-testing dahil gumagana siya. Eh, hindi pala nakasaksak ang ating connection. Ganyan siyang display. So, wala siyang display. Wala kasi yung pan.
So wala siyang display. Sabi may display. So wala, may problema. Hindi na nagkaroon ng problema sa pagdadala. Sabi sa atin, gumagana. So, may nawawala ang pesa. Check natin kung ito ay capacitor. So, basta sa kung may ground. Okay. Ground ang isa, capacitor siya. Thank you.
Hanap tayo sa Duma. Thoughtful gift to Toblerone.
Okay, testing. Okay, if B use ito, open na siya. So ano na lang siya, meron na lang siya 83 ohms fuse ito eh, ibig sabihin nag open siya. So palitan natin siya ng fuse. Ang ipapalit ko na lang ay H fuse. Ayan. So dito siya nalagay. So ayan, ito na pinalit natin, H fuse. Ay. Press lang yan. Ito ay FB. FB versus H. So, pares yan ang fusible resistor. I-search natin siya. Yan. FB. Image. Pares lang yan, ito yan. Fusible resistor. Fuse. Nakalagay fuse. Suitable fuse resistor. Ayan. So yan siya, FB. Nakalagay. Isang klase ng fuse. Voltage rating niya 30 volts. Ang ampere niya is 200 milliamps. Ah, 200 ba? So, ito pala. Hold current, 200 hanggang 200 milliamps. Ito ba? Ayan. 200 milliamps ang kaya niya i-hold ng current. Hanggang 400 milliamps ang trip current niya. Ayan. Ang kanyang rated is 6 volt to 60 volt ang kaya niya. Ayan. So, fuse siya, fuse. So, palit natin na S. S fuse lang. H fuse. H. Send the code. So, ayan siya. F. H. Ito siya. So, 1 ampere siya. Ah, hindi. Bulay green siya eh. Pero ito yun. 1 ampere. 800 to 200 milliamps. Malay-layo lang siya ng kaunti. Pero wala tayong ibang kukuha na ng fuse. Yep. Pero fuse pa rin naman yun. Ano lang. Medyo mataas lang yung kanyang ampere. Kumpara sa ang tawag dito. Na kanyang 200 milliamps. Malayo sa 1 ampere. Pero wala tayong fuse. H fuse. H. Search niya tayo. H. SMD. Fuse. Ganito siya eh. 25 pesos, 50 pesos.
orderin pa natin, pero parts lang naman yan, piece naman yan, working yung gagana. So yan ay supply para sa kanyang HDMI, HDMI DVI pa. Siya, napalitan na natin siya. Ito yung piece na pinalitan. Lagyan ko lang siya ng thermal scan, ng ano, thermal paste. Testing. Mamaya na pala. Salang muna natin. Testing natin dito. Testing ulit natin. Kasi wala pa siyang display kanina. Palitan natin, open yung fuse nito. Test ulit natin. Okay, may taad. Ano tayo, gamitin natin ay ang tawag dito, DVI to. Display DVI, okay? DVI minus DVI 24 plus 1. Tanggalin mo natin pa ano mo this. Test lang natin. Iinit yung kanyang GPU chips. Ayan, umilaw, nagka-display. Okay. Lagyan natin siya na thermal paste. Mabilis uminit ang GPU. Balik ulit tayo sa working station. So, magbago tayong dala. Galing ano siya, Bacolod City. Yan, galing Bacolod City, Silay. From to Antipolo City. So malayo. Video card to. Re-repair natin. Tapos meron pa tayong isang laptop na gagawin doon at saka isang 1050 Ti na GeForce. Palit. Lagyan lang natin ito ng thermal paste. Tapos check natin kung gumagana na. So missing parts at saka anong nangyari dito. Sabi ng ating customer, gumagana daw. Pero hindi pala siya gumagana. Sunod sa atin, may video na working. Nawawala lang yung kanyang nagsiano lang, lumalaki yung icon. Pero wala pala ang display. Ayun, kaya mahirap paniwalaan ang sinasabi ng ating customer minsan. Kasi minsan ay hindi tama. Yun pala, sunog, ganyan. Tapos umusok. Pagbabayarin tayo. Ayan. Kaya maganda yung tinitik, tinitest muna. Ayan, maraming nawawalang piyasa. Mayroon pang namawala. Ito pa. Kaya muna natin yun. Para. May drill.
ating ito. So, hindi na natin ito ikakabit isa na ito kasi parang hindi siya maganda eh, wala naman siyang purpose. Ayan, wala naman siyang purpose dito eh, paano siya magti-thermal ng heat, so, wala din naman. Medyo lumalapat kasi dito sa kanyang pyesa sa dulo, hindi siya masyadong pantay. Nagalaw na kasi ito ng ating customer. Natanggal na yung nakaano dito, lock. Meron yan dito eh. So lumalapat dito sa resistor, nagsushort. Baka yun isang reason kaya nawala ng ano. Nawala na yung mga ano. Ayan. So hindi na natin ikakabit yun. Testing na natin. Dito. Balik tayo dito. Tignan natin yung power yung hard disk. Testin natin sa hard disk. Tignan natin yung power. Full of duty. Testing natin. Okay, naka-ready na. Power, ano lang. Ikot ba ang power? Okay. Iikot. Ayan, may display. Okay. Ganyan yung ating, ano, issue sa issue ng aking ano motherboard, laging detected nyo CPU. So nabili ko lang itong motherboard kasi second hand eh, wala na kasing brand nyo ng ganyan sa akin, 1150. Ayan, okay na siya. Testing natin kung yung sinasabi ng customer, hindi daw natitik ang driver. May ano siya? Question mark, kulay yellow. Tingnan natin kung detected ba o hindi. Antayin lang natin mga ilang minutes. Naglo-loading pa siya. Nag-detect pa yung ating system. Okay. So, open natin ang ating GPU reader. Tignan natin kung detected yung ating GPU memory. So ayan, detected siya. Available po yung ating 4GB. Ah, 4GB. Ah, 2GB lang pala ito. Ayan. So 2GB. Tapos yung ating driver. Yung sinasabi ng ating customer na missing. So let's check. Kung missing na, display. Ah, ayan o. No?
na hindi siya missing, available siya. Ayan. Ayan, available yung ating driver. So, ayan. Okay, available siya. So, gumagana na siya, detected na siya. 2 gig siya. Unidentified, hindi mabasa yung ating vendor. Jetstream kasi siya pangalan, Xenon. Hindi siya kilalang brand. Pero ang chips niya is GTX 760. Yun yung kanyang ano, chip. So, DDR5 na siya. Ang boost na hanggang kaya niyang i-boost ay hanggang 1137. Ang memory niya 1550. GPU clock niya is 1072 MHz. Okay, try ko lang sa games. Okay, stress test ko muna siya, mga ilang minutes lang, para matesting natin na working ang ating GPU. Okay. So, balikan ko kayo later. So, wala siyang, hindi ko nilagyan ng audio kasi nag-headset siya. Nag-headset siya dito sa side. Kasi may tulog kasi. May tulog na baby. Yeah. Quiet lang. Testing ko lang siya. So, then do you want to resume? Yes. So, hindi natin sisave. Testing lang. Tingnan natin kung kaya yung ating GPU. 2 gig. Siguro kaya yan. Kasi nagbabalorant daw siya. So, testing natin kung mag-work na matagal. So, okay. Okay, mag-test lang ako, mag-games lang ako. Okay, just wait for a while. So, ayan, okay na. Working na siya, gumagana na siya ng maayos. So, umabot siya ng 73 degree. So, okay na yung ating ni-repair. Yan, working na siya ng maayos. So, share back na natin sa customer. Okay, nandito na ang ating video. So, salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.